Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Happy weekend at happy first day of October po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago tayo magtungo sa ating weather forecast, alamin muna natin kung ano nga bang aasahang mga bagyo ngayong buwan ng October. Kung mapapansin po nyo ito sa ating imahe, meron tayong mga linya na maninipis. Ito po yung mga bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility tuwing buwan ng October simula 1948 hanggang 2017. Habang ito namang makakapal na linya, ito yung tinatawag natin na average tracks o yung tipikal na dinadaanan ng mga bagyo tuwing buwan ng October. Kung mapapansin po nila, ilan sa mga bagyo na pumapasok dito po sa may silangan ng Northern Luzon, galing po dito sa may Pacific Ocean, may tendency na lumihis or mag-recurve patungo sa may North Pacific Ocean. Pero may mga instances din po na yung mga bagyo dito po sa may silangan ng Southern Luzon and even Visayas ay nagla-landfall or kumikilos pa west-northwest patungo dito sa malaking bahagi ng Luzon and even Samar provinces. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan for this month dahil mataas ang tsansa na nagla-landfall ang mga bagyo dun sa mga nabanggit natin na lugar. Meron din mga isolated cases na nabubuo mga bagyo sa may Philippine Sea, dito sa may parting silangang parte ng Visayas and Mindanao, at posible rin po ito mag-landfall at didiretso west-northwest patungo ng Caraga region at naapektuhan na rin ang mga ating kababayan sa may Visayas at Palawan. For this month naman po of October 2022, dalawa hanggang apat na bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ang susunod na mga pangalan ay Maymay, Neneng, Obet at Paeng. Ito po yung pang 13th hanggang 16th na mga bagyo. For today naman po, asahan ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Southern Mindanao, bagamat mahina pa ito. Yung ITCZ ay yung pagsasalubong ng hangin mula po sa Northern and Southern Hemispheres na siyang nagre-resulta po sa mga kaulapan. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, kung mapapansin po nitong mga nagdaang araw, mainit at malinsangan, at ito'y dahil naman sa Easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean na may kainitan. Magandang balita naman po dahil for the next 3 days, wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa malaking bahagi ng Luzon, asahan niyo mga pulupulong pag-ulan lalo na po sa silangang bahagi. Itong Aurora, Quezon Province, malaking parte ng Bicol Region, and even dito sa may Marinduque, Romblon, Occidental or Oriental Mindoro, and even Palawan, asahan ang mataas na chance ng mga pag-ulan umaga pa lamang at posible rin ang mga localized thunderstorms tanghali at hapon. Sa natitirang bahagi ng Luzon, particularly rest of Calabarzon, itong Occidental Mindoro, Central Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan at dahil sa Easterlies, mainit at maalinsangan pagsapit ng tanghali. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga pulupulong pag-ulan associated sa localized thunderstorms. For Metro Manila, bagamat ngayong araw mababa ang tsansa ng ulan, asahan pong mainit at malinsangan din panahon hanggang 31 degrees Celsius. Kung meron mga pag-ulan, ito'y naglalaro from 1 to 5 p.m. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, umaga pa lamang magtaas na ang tsansa ng mga pag-ulan at dito sa may Eastern Visayas, pagsapit ng tanghali, posible magkaroon pa rin ng mga pulupulong pag-ulan associated with the Easterlies. Dito naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, mataas na ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa malapit sa Visayas, itong Misamis Occidental at Zamboanga del Norte, ngayon din ang malaking bahagi po ng Caraga region. Then pagsapit ng tanghali, malaking parte na po ng Mindanao magkakaroon ng mga pag-uulan at mababawasan naman dito sa may parting Western and Central Visayas. Sa dakong hapon hanggang sa gabi, mas may chance pa ng mga pag-ulan dito po sa western side of Mindanao, itong Bangsamoro region, lalo na dito sa may Maguindanao and Lanao provinces, maging dito rin po sa may Zamboanga Peninsula and Misamis Occidental. Sa Metro Cebu, hanggang 31 degrees Celsius po tayo, habang sa Davao naman hanggang 32 degrees Celsius. Ngayong araw and even in the coming days, wala po tayong gale warning or banta ng matataas na alon dahil sa mahinang habagat or southwest monsoon na nakaka-apekto lamang sa may South China Sea. Kapag meron tayong mga thunderstorms, asahan po yung hanggang 2 metrong taas ng alon or halos isang palapag ng gusali. But on the rest of the days, ay magiging banayad naman ang taas ng mga pag-alon.
Sa susunod na tatlong araw, iiral pa rin po ang easterlies na mainit at nagdadala rin ng mga pag-ulan for most of Luzon and Visayas, habang sa Mindanao, meron pa rin tayong intertropical convergence zone. Sa Metro Manila, by tomorrow, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at meron chance ng mga pag-ulan, mataas na chance ng mga localized thunderstorms sa hapon. Lunes at Martes, as much as possible po, magdala ng payong para sa ating mga estudyante at mga manggagawa dahil umaga pa lamang mataas na ang chance ng mga pag-ulan. Mostly cloudy skies, bagamat may chance pa rin na magiging maaraw, sometime sa umaga hanggang sa tanghali and then sa hapon magkakaroon muli ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City and even for the entire Cordillera region, Sunday hanggang Tuesday, bahagyang maaraw ang kalangitan at pagsapit ng tanghali, hindi rin po kainitan sa Baguio hanggang 24 degrees Celsius. Sa hapon, may chance na maging maulap at magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Bicol region, particularly sa Legazpi City, bukas, mostly cloudy skies tayo, umaga pa lamang, asahan ng mataas sa chance ng mga pag-ulan at may chance rin ng mga pag-ulan sa hapon at gabi. Pagsapit ng Lunes at Martes, bahagyang maulap hanggang maulap, umaga hanggang tanghali, and then sa hapon hanggang sa gabi ay mataas ang chance muli ng mga localized thunderstorms. Ito po ay dahil sa easterlies. Sa atong mga ka-X-O-nan din ha, sa Metro Cebu, sa susunod na tatlong araw, pwede naman maglaba po sa umaga. Pero asahan po, pagsapit ng hapon, nagkakaroon na ng mga cloudiness at mataas na ang chance ng mga pag-ulan, hindi lang sa Metro Cebu, but for the entire Central Visayas. At panghuli sa atong mga ka-X-O-nan din ha, sa Metro Davao, asahan sa susunod pa na tatlong araw, ang mainit at maalinsangan na panahon, lalo na sa tanghali, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Sa gabi, mataas po ang chance ng mga pag-ulan at posibleng magtagal hanggang sa madaling araw. Wala itong kinalaman sa bagyo or low pressure area, kundi intertropical convergence zone. 12 oras po ang ating daytime at nighttime at magsisimulang sumikat ang araw 5:46 AM, lulubog sa parehong oras sa hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon.